Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Puria, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang ating boses at ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng paliwanagan ng Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap at babantay, sa mabuting pumahala at sa justisya at karapatang pantao. Ayon sa isyu ng President Marcos on PH Australia Ties or yung kanyang pagbisita sa Australia itong mga nakaraang araw. Bumisita ang ating Pangulo Marcos sa Australia yesterday upang pagtibayin ang kasunduan ng dalawang bansa. May tatlong kasunduan na pinirmahan ng ating Pangulo sa pagbisita niya sa Australia sa pagpapalawak ng kooperasyon ng magkabilang bansa. Ang Pilipinas at Australia ay may parehong vision sa bilateral relation at peace and security vision nito. Parehong sinusuportahan ng magkabilang bansa ang international law or international order. At yun yung ating tinungayang topic na kung saan ay yung pagbisita ng ating Pangulong Marcos na ito ay inibitahan. Parang state visit ng Pangulong Marcos sa Australia na doon siya nagsalita doon sa legislation niya ata doon ng o para kongreso ng ano ng Australia hingil doon sa ugnayan ng dalawang bansa. Yun. Maraming at may mga pinagtibay ang ating syempre ang ating bansa at yung Australia. So yung strategic partnership ng Australia at Pilipinas ay ang sabi ng ating Pangulo Marcos provides greater energy and optimism for closer cooperation that is mutually beneficial for Filipinos and Australia. At pag-iiba yun nila ang defense and security at ang papapairan ng international law sa West PDPC, kung saan may isang peace vision sila in international order. Ang Australia at Filipinas ay may visiting forces agreement kagaya ng Estados Unidos. So, yun ang yung vision ng Pilipinas sa kanilang Australia ay pareha sila na sumusuporta sa UN doon sa international order kagaya ng articles na papapatupad na karapatan natin na naiisip yung inclusive economic zone. So yun ay extended rights for our territory. So yung ating halimbawa yung ating bansa, mayroon tayong teritoryo na itong ating lupa. Tapos mayroong sa dagat, sakop pa rin ang teritoryo natin ilang miles yon o kilometer. Pero aside from that, mayroon pang kalugtong pa yun na ilang miles o kilometer na iisi. So ngayon, yun yung pinagtatalunan na napapanood natin sa television na kinakamkam nung China, which is yung sinasabing China Sea, kanilang kung kinuokupay yung lahat na yun, sakop yung Pilipinas, at yung ibang mga karating bansa ron na pinapalagan siyempre nila yung EEC nila ay kinakamkam ng China. At hindi naman maganda yung ugali nila yun, yung kanilang 10 dust line from 8 dust line ay napakalaki na nasa kukin mo sa karating. Kakanyahin yung karagatan sa West Philippine Sea and China Sea. Supposed to be, hindi dapat ay hanggang EEC lang yung nasa kukin ng China roon. Pagkatapos ay yun ay daanan ng mga barko yun eh. Yung gitna ng West Philippine Sea at saka ng China Sea. Tapos meron tayong zero. Ngayon, ang problema natin ngayon dyan, sa ating exclusive economic zone, meron mga isla ron. Kaya ng Bajo Masindo sa yung mayroong Sierra PRP pa yun, Sierra Madre natin na nakadong yung Sierra Barco natin doon para bantayan yun. So may mga isla ron, yung mga Spratly Island, yung mga karungkong niya isla yan, na napapakinabangan natin at maraming napapakinabangan sagana sa isda yung West Philippine Sea o yung EEC natin. So ngayon, ang nakikinabang ngayon yan ay yung Chino at yung ibang na sila nangingisda roon. Yung ating mga kapwa Pilipino, tinataboy nila. So yan yung problema. So ngayon, ay tayo ay nagsusulong ng kapayapaan para umiral yung EEC. Ganon din yung Australia at tayo ay mayroong ugnayan sa kanila para pairain. At the same time, ay tayo ay mayroong pagkakaisa sa sandatahan.
na parang sa Estados Unidos, yung sa nataan ng Estados Unidos, sa Australia, kaysa natin sa visiting forces agreement. Ngayon, pinapalagan ng China yun, sinasabi, tayo raw ay naghahanap ng kapampi laban dun sa persahan, dun nga sa sinasakop din ng China Sea. So, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapat ang pagka. Asisyon ito ng pagbisita ng ating Pangulong Marcos sa Australia ay ating sinusuportahan ito. At suportahan ito ng mamamayang Pilipino ng Pilipinas to our government leadership ay may mahusay na ugnayan sa iba't ibang bansa. So, suportahan natin yung ating pamahalaan na may mabuti itong ugnayan sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa United Nations. So, huwag natin bigyan ng masamang ehemplo yung pakipag-ugnayan ng ating bansa, sino man yung presidente, with other countries, especially ASEAN, Europe, Western, basta tayo ay nag-friendly countries for every country. Lalo na sa pakikisa natin sa United Nations na tayo ay may maiting na mahusay na unity ang sinusulong, unity in the world for peace, yan natin isinusulong. At mahusay na pakipag-ugnayan para sa kaunlaran ng bawat mga person. So, huwag natin bigyan ng masamang ehemplo yun, yung magandang ugnayan. Ngayon, kung mayroon tayong makikita na talaga naman, obviously, which is ito ay magbibigay ng hindi mabuti para sa ating mga Pilipino, at yung ating bansa ay hindi nakipag-ugnayan para sa kapakanan ng mga Pilipino at ng ating bansa, saka lamang tayo magbibigay ng maaaring boses, true, correct, what is the government is doing, ultimately, at naapektuhan tayo. So, yun. So, ang mahusay na ugnayan ng Pilipinas sa Australia ay malaking bagay sa usapin ng ekonomiya at international order at laws, abidance in implementation. Malaking bagay yan sa pakipag-ugnayan natin sa iba't ibang bansa in our region. Unang-una, kapayapaan, hindi natin kalaban ng Australia. Wala tayong iringan sa kanila, even in words. So, may mahusay, kung magkakaroon tayong mahusay na ugnayan in economy, mas maganda. Kung advance sila, matutulungan tayo sa teknolohiya. Pag tayo sa agrikultura, makatutulungan tayo sa agrikultura nila. Yan, di ba? So, ganun na kasimple yung ugnayan. Tayo yung nadadala nila, pataas, tayo na nakatutulong sa kanila, kung ano yung lakas pagawa, maaari na nila natin. Yan naman tayo may kalakasan. So, at nakatutulong sila para umanda tayo. So, hindi lamang sa kanila, maging sa iba't ibang bansa, ay maging friendly ang bansa natin or peacekeepers din. So, yan. Magpahirap ng kapayapaan to every nation. Yun ang magandang ipapakita ng ating bansa. Hindi tayo yung war initiator, di ba? Para tayo mga tuta-tuta ng Estados Unidos, tayo nag-initiate with others. So, anong tatapang-tapang tayo yung bansa, tapos inaaway-away natin yung sinusino. So, hindi ganun. Let's, yung vision natin sa kapayapaan, international order, in peace, patayarali natin yung pakipag-kaibigan sa iba't ibang bansa, kaunlaran na papareha sa lahat, naaayon sa karapatan at pagkakapatas. So, at yung ang pinatutupad ng United Nations, yun ang may ting na sinusuportahan natin, at siya natin dapat ikakampanya for every nations na ating kaisa, ang pagsuporta sa United Nations. Kagaya nga yung sinasabi, parehas ng vision sa security, yung kagaya no sa UNCLOS, o yung international order, at iba't ibang pinatutupad sa United Nations kung paano mapapainting yung UN and down to the every country para tayo ay may mahusay na napamumuhay kagaya rin nung sustainable growth, lahat mamumuhay ayon sa karapatan. So kung masusuportan ng bawat mga bansa yun, kung tayo may pangangailangan, may pangangailangan ng ibang bansa, nakakapalitan tayo ng ating mga pangangailangan, we support each other para makapamuhay tayo ng bawat. Yun ang pinakamaganda sa bawat mga, sa pagkakaisa natin sa United Nations at pakipag-ugnayan natin sa bawat mga bansa. So, yun. At hindi, marina kung titingnan natin na parang ka-ugnayan nila, halimbawa, Estados Unidos, para lamang makapangati na nipo ng Pilipino, eh, yun ang hindi walang daro. Kaya, correct natin kung meron na ang gano'n. Kaya, huwag tayo dapat na, tayo dapat na sumuporta na yung ating bansa is peacekeeper to everyone at friendly tayo sa mga may puso. So, kayo man ay ang United Nations ay dapat suportahan
at pwedeng nang magkabila ng bansa para sa pagkakaisa at kapayapaan. Hindi naman sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo mula Asia. So sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, ang ugnayan ng Australia at Pilipinas ay pag-usayin in supporting international law and order like hand clause para humirang ito sa buong mundo. Mula West Philippine Sea na ginugulo ng China ng clean. Ang ating EAC na sa pinatutupad na pamahalaan nila sa 10-9. So yun. So sa ating supportan yung ganda ugnayan ng Australia, Pilipinas at iba't ibang mga bansa in strengthening the United Nations to implement the international order like and close para yung ating pagbubuli ng China sa Pilipinas makasunod sila doon sa international order. So yung respeto nila, yung EEC, kung ang bawat mga bansa ay may team na sumusuporta in international order like EEC. So ngayon, ang China ay madadalang sumuporta doon sa international order at sila makisa roon as one of the big five, syempre. Kaya lang ang China ginagamit ng kapangyarihan para tayo ay barasuhin. So, mali naman yun. Pero hindi naman tayo nang ipagkaibigan sa ibang bansa para kakampihin in military power. So kasi kahit pag tayo nang kakampihin in military power ay hindi rin maganda yun. So let's have in peace. At gayon man ay yung mga sinasabing military power na sila rin yung gaganaw dyan pag nagkaisa yung UN against China to respect the UN clause. Kasi sila yung uno na aside from the peacekeeping force ng UN, yung bawat mga bansa meron din silang mandate para tumulong din doon sa mga bansa. Halimbawa, ayaw patumakan lang. Ayaw pa rin ang isang bansa yung halimbawa international order. So, siyempre, magsasama sa aming bansa para patupad dyan. So, we are not, hindi naman basta tayo ng pagkaibigan just for the force. Kundi pa, dapat mapaiting ng UN din yan. So, aside from that yun, siyempre, yung ating bilateral relation, tayo ay mayroong ibang ugnayan with the karapit bansa na kailangan natin na ganitong supportan ng ibang bansa. Wala tayong toyo. May toyo sa Australia, bigyan tayo ng toyo. Kung gano'n. So, suka, bibigyan naman natin sa kanila. Para tipong gano'n, exchange trade. Kung gano'n. So, naway ang karapatang pantao ay pairali ng Australia at Pilipinas. O, fighting ito sa pagpapatupad at pagkabintin na ang bawat mamamayan ng magkabilang bansa ay mabuhay ay base nila sa karapatang pantao ay katiban nilang kasunduan at cooperation. Yung pinakamalaga, yung pagkakaisa ng pakipagkaibigan natin sa bawat bansa, unang-una, kapayapaan, pangalawa, yung karapatang pantao na dapat ay creating ng bawat pagkakaibigan natin sa bawat mga bansa ang karapatang pantao na umiiral ito sa buong mundo sa pagsuporta ng United Nations. So yung bawat mga bansa na yan ay itinuro yung human rights at itong ating bansang ito ay masusuportahan ng Australia to implement the human rights. Hindi yung gobyerno ng Australia susuporta to our government na nabagay yung karapatang pantao. Mahirap mo. Alam mo, kahit US, parang nakaalam parang iyon, makikisa sila doon sa paglabaw ng karapatang pantao na ito. They have to support for the implementation of the human rights from the UN. So, supportahan nila dapat yun. At, paiting nila sa human rights. For every country na ating kinakaibigan. At, dapat naman ay lahat ay magkakaibigan tayo lahat ng mga bansa from the UN. Yung UN o unity natin sa United Nations na tayo ay magkakaisa ang bawat mga. We are all in a friendly nation dapat. So, dangan nga lang, syempre, mayroong kanyang region yung makakalapit. Pangunahin sila yung para magkakapitbahay. Sila yung medyo magkaungungan. Dapat magkaibigan kasi magkakaaway, di ba? Kasi sumusuporta sa UN. And then pa, pangunahin peace and human rights para yun ay pangunahin ng pumumuhay na dapat magtulungan yun. Diba? ASEAN, to have the good life o mabuti pamumuhay mula sa karapatang pantao na pinatulungan din ng United Nations. Ganun dapat. So, maliwanagan yung Banalas ng Tamaria, Pilipinas at Australia at baka buo ito ng mahusay na kooperasyon supporting human rights at international. O panuntunan, makatulong sila sa Asia at buong mundo sa kakayanan nito, sa ekonomiya, edukasyon, global security, etc. etc. So, muli, maliwanagan yung Banalas ng Tamaria, mansa mula pamahalaan at mamamayan Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mga mahala ng mabuting pamahala
at matuwid, at makatarungan, at makatotohanan. At ang mamamayan ay sumunod naman sa pamahalaan. Nang makapabuhay tayo ng mapayapa, patas, ayon sa karapatan, at higit may kaligtasang espiritual. Mula dito. Muli, saan ako sa boss naman ang human rights promotion sa likod ito. Hinggil sa karapatan ng tao, may tulad mula dito sa isyong tinumayan natin ng ugnayan ng ating masagwit ni Adam. Na, yan yung ating vision na peace in the world. At yan, may lang karapatan ng tao. At good governance. Fair justice, etc. etc. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at tayo magpalain ng ating manalang Panginoon Diyos mula sa pagpapagabay nito ng Panginoon sa Kristo sa pagpapagabay nila sa atin ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at kukupala sa ating manalang hapon sa inyong lahat.